aksidente lang ang pagkakadiskubre sa kanya sa programang Wawa Win. Nag-guest minsan, pumatok, kaya ngayon, regular host na si Tekla. Sa likod ng kanyang pagpapatawa, ang makabagbag damdaming kwento. May bagong miyembro ang Wawa Win family. Hi po! Okay lang. Masaya ba lahat? Hindi man daw siya singganda ni Miss Universe 2013 third runner-up Ariela Arida o singkinis ng singer at komedyanteng si Donita Knows, ang mga audience, pati ng main host na si Willy Revillame, napapawaw sa kanyang husay sa pagpapatawa. Parang nabasa kong news kanina, natawa talaga ako, Will. Ano yun? Isang barko lumubog. Oh. Di nakatiis. Lumutang. Tekla and Donita! Okay, Donita. Okay, Yui. Ang 34 anyos at stand-up comedian na si Super Tekla. What is your best asset? Asset? Di ako naging asset, ha? Tsaka delikado yan. Sa Wheelie of Fortune noong Agosto, unang napanood si Tekla, kung saan napahalakhak niya ang lahat sa kanyang punchlines. Paano ka napunta ng Metro Manila? Actually, Sir Will, 16 kami magkapatid. Nangarap kaming makarating na Maynila. 16 kayo? Magkakamukha ba kayo? Ako lang po may itsura. Gantong ka na ba? Wala. Ano, Sir Will, 34 na ako, pero maaga lang nabulok. Pero sa kalagitnaan ng interview, ang masayahing si Tekla biglang naging emosyonal. Ira, nag-failure man si daddy, nagbabaon si daddy. Uwi ako December na ka. Nung muling naging contestant sa Wawa Win nito lang September 23, ano ba yung ngipin mo? Ba't ganyan? Hoy, social yan, kahit ganyan yan. Bakit? Parang computer. Bakit computer? May Windows. Tanong ako sa inyo, kung si Tekla ba kukunin ko dito sa show araw-araw, okay na? Dito na inihayag ni Willie na gusto niyang kuning co-host si Tekla. Sobrang... Thank you so much for giving me a chance to perform again. Eh, para sabihin. Eh, ayaw ko kasing umiyak eh. I love you guys. Thank you so much. I will do my best para mapasaya kayo. Yan po yung mission ko siguro kung bakit nag-survive pa rin. Despite hanggang nakakatawa, gagawin ko po yung part ko. Lumaki sa bulubundukin ng Pig Kawayan North Cotabato, si Tekla o Romeo Librada sa totoong buhay. Good evening. Beauty without... Magandang gabi po mga kapuso. Nandito na po ang sa inyong harapan ang napakagandang nagmula sa langit. Bumagsak sa lupa, pagbagsak sa lupa, eto basag ang mukha. Maaga raw pumanaw ang kanyang ina, magsasaka ang kanyang ama. May pito pa siyang mga kapatid. Sa daming araw nila, hindi maiwasang hindi sila magkakasundo. Kaya musmus pa lang, sinikap na raw ni Tekla na itaguyod ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagbibenta ng kanilang mga pananim. May mga gulay, kung ano po yung may tatanim namin, and then haantayin pa namin ng buwan yan para magbunga. Tina-travel pa namin yan ng kahaba-habang oras. Sobrang bigat pagdating dun sa bayan, babaratin pa. High school lang ang kanyang natapos. Kaya ang naisip daw niyang paraan noon para makaahon, makipagsapalaran dito sa Maynila. Para makaipon ng pamasahe, nagtrabaho si Tekla bilang waiter at assistant chef sa isang restaurant sa Cotabato. Ipon ako ng ipon, nag-ipon ng ano. Hanggang sa nagkaroon ng promo yung barko na mura, ginab ko kaagad. Kasi unang wala akong kainin sa barko, travel ako ng 4 na araw. Manila, para akong mga stiff neck na nakaganan lang ako. Taong 2003, sa wakas, nakarating din si Tekla sa Maynila. Pero hindi raw ito naging madali. Ito pala yung Maynila. Kala ko dati langit. Impyerno pala. Kasi nag-struggle ako ng sobra eh. Number one, paano ako mabuhay dito? Challenge ko yung sarili ko. How to survive. Halos hindi ng araw niya mabilang kung ilang parlor na ang kanyang naikot bilang manikurista.
At para mawala raw ang kanyang pagka-homesick, palagi raw siyang laman noon ng mga videoke. Tsura ko para akong construction worker. Yung lalaking-lalaki yung dating mula. Tapos kakanta ng pambabae. Mga Celine Dion, Whitney Houston. So aliw na aliw yung mga nanonood. Pa-epal lang ako ng pa-epal, papansin ng papansin. Hanggang isang araw, ang katuwaang yon ang siyang nagbigay daan para makapag-perform siya sa mga comedy bar. Doon na raw nadiskubre ang kanyang talento sa pagpapatawa. May kasalubong ako dahil. Oh. Bigla akong inakbayan. Halay! Wala na patay. Hold up na, oo. Oh. Sigurado. Sure na yun. Sure po na yun. Kinlip akong ganyan eh. Oo. Oh. Kala ko nanginig na ako eh. Mm. Kala ko hold upin ako. Ano sabi? Oh. Pag-clip na ganun. Ang hina ngayon tol. Dahil sa totoo lang, kung wala siya sa entablado, si Tekla seryoso at tahimik lang. Bading si Tekla, pero ang hindi niya raw maintindihan o mawari sa kanyang sarili kung bakit sa babae siya nai-in love. I'm proud to be gay, pero deep inside, babae talaga ang gusto ko. Nakaka-attract ako sa mga boys sometimes, pero yung I'll go with it, hindi. Pero yung puso ko at damdamin ko sa girl talaga. Ang idea yung girl ko ay maliit, petite, sexy, gano'n. Para mag-away kami, gaganunin ko lang siya, o ano, lalabak pa ha. Katunayan, taong 2004, habang nagpapa-load daw siya ng cellphone sa tindahan, na love at first sight siya kay Irene. Ginawa ko yung number niya, tapos inasar ko siya. Wow, all text 20 lang load niya. So pinaloadan ko siya ng regular 100. Magka-text kami. Sabi ko, magkita tayo. Pangatlo, pag-date namin, boom! Kinabukasan, magsama na kami. Sinabi ko, every time na mga girls na inako, sabi ko, ganito ako. Kung di mo ko gusto, di ba? Nung nakita ko na, hindi na ako eh. Napako na ako dun eh. Hanggang taong 2008, nagbunga ang kanilang pagsasama. Isinilang ang kanilang anak, si Ira, na 8 taong gulang na ngayon. Nagmana raw kay Tekla ang bata. Masayahin at mahilig din daw kumanta. Kalambing nun. Papa's girl yun eh. Every time nagpe-perform ako, age of 3 years old niya, sumisigaw yun. Daddy ko yan! Daddy ko yan! At tila lucky charm ni Tekla ang kanyang unika iha. Bukod kasi sa kanyang pagiging stand-up comedian, nabigyan din daw siya noon ng pagkakataon na makapag-show sa Europe, Australia, at sa iba't ibang bahagi ng Asia. In demand sa abroad, yung mga Pilipinong mga nalulungkot, pag saan namin gusto kumain, nakakain kami, noodle sini, banding kami tatlo, ang anak ko, may savings ako. Pero taong 2013, matapos ang 9 taong relasyon ni Tekla at Irene, nawalan daw ng spark ang kanilang pagsasama. Broken family kasi kami. Pinangako ko sa sarili ko na one day, pag nagkaroon ako ng family, ayaw kong maranasan ng baby ko. Yung naranasan ko. Gusto ko na yung best, pinaka-best, bigay ko sa akin. Pero, nabali lahat yun. Kasi gusto nga ni Irene umalis ng ibang bansa. Inaharangan ko parati niya. Na huwag kang umalis. Gusto ko dito lang tayo buo. Pag once umalis ka, masisira itong binubuo. Nangyari nga. Nagkalabuan sila. Si Tekla natutong magbisyo. Na-addict sa kasino. Naging alcoholic at nalulong din daw sa bawal na gamot. Naiiyak ako dun na one time naglalakad ako, makakita ako ng basurero. Nagbibilang siya ng pera, may 500, may 100, may 1,000. Ako wala. Samantala, bukang bibig yung pangalan ko, mahusay, magaling. Wala, ni pisong duling, wala. Kasi, I threw it away. Isigulaki, waldas, maga, sunog lahat. Kaya si Irene, nag-alsa balutan, umuwi ng Bacolod, bit-bit ang kanilang anak. Open ako, mami. Kung ibibigay man ang pagkakataong mag-aayos tayo, malaki kasalanan ko sa'yo. Huwag na nating balikan yun. Importante yung future ni Ira. Kung ano decision mo at plano mo sa anak natin, andun lang ako. Sa kasalukuyan, OFW si Irene sa Saudi. Samantala, halos 3 taon na raw nung huling nakapiling ni Tekla ang kanyang anak na si Ira. Ilang birthday na ni Ira na hindi ako nakarating. Kasi yan sa sumisigip sa baby. Walang sukatan yung pagmamahalang isang ama sa anak. Lifetime yan. Magkaanak man yan, magkaapo man.
andun pa rin yung responsibilidad hanggang mamatay ka. Kapos daw kasi siya sa pamasahe at nakikitira lang sa kanyang amo. Ay, kita niyo si Tekla, kahit saan dito sa sulok na to, natutulog lang siya. Dumating sa point na minsan nagpa-parking, minsan tumutulong sa pagbubuhat. Basta't kung ano yung pagkakita hanggang sa sabi ko, tigil mo na yan, mag-concentrate ka na lang as a performer comedian. Ngayong nabigyan siya ng pagkakataong makapagsimula muli, ang kikitain niya raw sa Wawa Win, iipunin niya para sa kanyang anak. Kaya bilang sorpresa namin para kay Tekla, sa araw na ito, wawakasan namin ang kanyang pangungulila. Dahil saktong ipinagdiriwang ngayon ang Maskara Festival sa Bacolod, gusto rin naming bigyan ng matamis ng ngiti si Tekla. Pati na rin sa kanyang anak na si Ira na iluluwas namin mula sa City of Smiles o Bacolod City patungo rito sa Maynila. Malangko, kasi hindi kami makikita. Ang wish ko po sana magbalik na sila ni Mami. Sa gitna ng nagsasayawang Maskara Dancers, walang kamalay-malay si Tekla na ang isa sa mga ito ang mukhang matagal na niyang nais masilayan. Baya napapangit. Oh my. Agad na naman siya lang mag-ama. At nag-video ke pa. Sobrang happy, saya, saya, saya. Talaga sa halos may gitatong taong bago kami nakita. Kahit nung 3 years old pa lang siya, ito, nagbabanding kami. Every Sunday, sa mall, yun na-miss ko. At least nung nakasama ko siya, sobrang parang nag-reminis sa akin yung ano, yung moments namin mag-ama. Lagi na. Sa husay niyang magpatawa, hindi aakalaing marami pala siyang hugot at mga pinagdaraanan. Thank you so much for giving me a chance to perform again. Pero carry lang ang mga ito. Mapatawa lang ang ibang tao. Ako, punong-puno ako ng talent. Pangit nga lang. Tunay ngang shy, si Super Tekla.